likod ng courts and chairs. Ang Fort Santiago ay pinangalanan ni Gobernador Santiago de Vera bilang parangal sa kanyang patron na si St. James ng Espanya. Ito ay isang tanggulang mokon na sinimulang itayo noong 1590 at natapos noong 1731. Noong panahon ng pamumuno ni General Gomez Perez Desmarina, ang Fort Santiago na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig ay bahagi ng struktura na bumubuo sa siyudad ng Intramuros. Ang itinuturing ng lungsod ng Maynila noong panahon ng mga Espanyol. At itinatayo ito ng isang kastilang conquistador na si Miguel Lopez Villegas. Ang mga pader na kapalibot sa Fort Santiago na nagsilbing proteksyon nito ay may kapal na 8 talampakan at taas 22 talampakan. Ito ay gawa sa adobe, isang uri ng materyales na natatagpuan sa katimugang bahagi ng Maynila. Sinabing ito na ang pinakasolidong materyal na mahahanap noon sa ating bansa, sapagkat hindi ito basta-basta mabubuwag, umulanman o umaraw. Sa kasamaang palad, lubhang nasira ang Intramuros at Fort Santiago dahil sinaganap na pambobomba noong 3 ng Pebrero taong 1945. Noong panahon ng ikalawang digmaang panaybig matapos bawiin ang lugar mula sa pwersa ng mga Hapon. Dahil sa lubhang pagkasirang dinamo ng Intramuros at Fort Santiago, sinimulan muli itong itayo noong taong 1951 kung kailan idiniklara ang Intramuros bilang pambansang makasaysayang bantayog, o saan isinasagawa pa rin ito hanggang sa kasalukuyan ng Administrasyong Intramuros. Ito ngayon ay nasa pangangalaga ng Intramuros Administration na itinayo ang Presidential Decree No. 1616 na pinirmahan ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Sa kabilang banda, ginawa rin ito ng mga pulis-militar ng mga Hapon bilang isang bilangguan matapos nilang masakop ang Maynila. Maraming Pilipino at Amerikanong bilanggo ang pinapahirapan at pinatay sa piitan sa Fort Santiago. Isa dito ang Dungeon. Ito ay tinatawag na dungeon. Kung mapapansin ninyo, mas mababa pa sa level ng lupa. At ang ulungan na ito ay malapit sa dagat na kung saan tuwing gabi, tuwing tumataas ang antas ng tubig, ay umaabot na sa mga hanggang sa malunod at mawala ng hininga ang mga Hapon. Isa ito sa pagpapahirap ng mga Hapon sa mga Pilipino. Ayon sa tala, 2,500 hanggang 3,000 ang mga Pilipinong bilanggo na matay ng tubig. At ang lugar na ito ay nagsisilbing alaala para sa mga namatay na bilanggo matapos ang pananakop ng mga tubig. At ito naman, kung makikita natin ay bakas ng paa o hulma na gawa sa bakal na nagsisilbing alaala ng huling paglalakad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal patungo kung saan siya'y natulan sa bagong bayan o mas kilala na ngayon ang Fort Santiago ay saksi sa kabayanihan at parte ng di malilimutang kasaysayan ng Pilipinas. Sa ngayon, isa ito sa mga espesyal na lugar na marapat lamang pagyamanin at pangalagaan. Marami man ang hindi ka nais-nais na karaan ay hindi may tatanging naging parte ito ng makulay at interesadong kasaysayan ng Pilipinas. Muli, ako si Jemay Gontina.